Magandang araw sa ating mga kababayang Marindukenyo. Ako po si Romeo Matak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At kakatapos lamang po ng ginawang opisyal na pamamahagi ng mga medical supplies and equipment as well as yung dalawang ambulansya dito po sa ating pamahalang panlalawigan ng Marinduque sa pakikipagtulungan at inisyatiba ng ating mahal na Speaker ng House of Representatives, Lord Alan Velasco. At kapiling po natin si House Speaker Alan Velasco para po magbigay ng kanyang opisyal na payag hinggil po sa ginawang pamamahagi dito po sa Marinduque LGU. Speaker, welcome po at magandang araw po muna. Maraming salamat, Myong. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Magandang araw po sa atin lahat. Congressman, isinagawa na po, Speaker, isinagawa na po itong mga pamamahagi or official turnover ceremony para po dun sa mga medical supplies. Ano-ano po yung mga intervention and ibinahagi po ng inyong opisina? Now, yung mga pinamahagi po natin today are yung mga pangangailangan talaga natin ngayon dahil sa surge nga po ng COVID-19 pandemic. But even before this, may mga naipamigay na po tayo before. But sa panahon nga ngayon, dahil sa sobrang bilis ng pagdami ng mga kaso, talagang kinakailangan ng additional intervention. So on top of yun sa mga ginagawa ng ating mga LGU, alam naman po natin sa tagal na po ng COVID-19, 2 taon na po yan, so kinakailangan talaga ng tulong ng ating mga LGU. So we've been able to get an additional 2 ambulances for the Marinduque Provincial Hospital. Nakapagbigay rin po sa atin ng isang passenger transport vehicle. Meron rin po tayo dito ng mga oxygen concentrators, mga 20. Bumili po tayo ng 20 oxygen concentrators, 8 high cannula flow para sa oxygen po yan, lalo na yung mga nagkakaroon ng severe, no? They need that. Tapos, we have PPEs, mga gloves. For the barangays naman, I saw na kinakailangan na lalo-lalo na yung mga BHW natin. Kulang na po sila at sira-sira na po yung mga BP apparatus. So, we're giving them new BP apparatus. And also at the same time, because sila naman po yung nag-iikot sa mga bahay-bahay, mas kailangan po nila magkaroon also ng yung thermometer. Yung automatic, I forgot the name, but yung temperature checker na yan. Tapos isang oximeter, nilagyan rin po natin. And then, ang sinasabi ko nga po kay Gov, kausap ko rin po ang PHO kanina, na they should have been able to establish, and I think they're already doing it, establishing isolation centers, mag-establish po ng isolation centers per barangay. So that's the reason why nakapagdala po tayo ng 300 modular tents, and may 300 na patating pa, and then 300 na mattresses, at 300 na parating pa. So, ang sabi ko nga, the way to be able to beat itong COVID-19 is to be able to test, isolate, at dun pa lang po sa barangay level, habang mild pa po yung tama ng virus, dun pa lang supuin na natin kaagad para hindi na siya mag-develop into severe. Kaya ako po yung nakikiusap rin yung sa ating mga kababayan na pag may nararamdaman po tayo, wag po tayo magtago. Kinakailangan na sabihin po natin kaagad sa ating barangay health officials, health workers, nang sa gayon ay maagapan po natin. Ang hirap po pag mag-develop na po yung virus into a moderate or severe, mas mahirapan po tayo dyan. But as long as mild pa lang po ito, mas maaga, mas madaling lunasin yung epekto ng COVID-19 virus. Basically, Congressman or Speaker, ito po yung mga katugunan or response doon sa mga previews na sinasabi na kakulangan dito po sa ating lalawigan. So maliban po dito, Speaker, meron pa po ba tayong additional para sa ating mga kababayan na maipaliwanag at maintindihan nila na patuloy ang ginagawa ninyong intervention in order for us na ma-resolve o masagot yung mga kakulangan dito sa lalawigan? Ito naman mga binigay po natin ngayong araw na ito is specifically sinabi po natin na dinala natin ito para nga po makatulong tayo sa mga barangay to be able to establish their isolation centers. As to yun sa mga pangangailangan po in the future, tinitingnan lang po natin yung mga pangangailangan na
para po makapag-augment po tayo. On top of this, nagpaparedy rin po tayo ng mga medicines. Meron po tayo niyan, mga vitamins. At syempre po, yung mga nalalockdown po natin mga households, we've already started even before, nag-aatid po tayo ng konting tulong para sa kanilang mga pangangailangan, like yung may additional rice sila, na mga pagkain. Nang sa ganyan, alam naman po natin napakahirap pag naka-isolate tayo at naka-quarantine, ano? Yung lalo na yung buong pamilya, naka-quarantine tayo. So we try to help and we try to augment yung mga binibigay po ng ating mga OGUs. Alright, so may mga paalaala pa po ba kayo or nais pa salamatan unang-una, Congressman, doon sa mga nag-aabot nung ilan sa mga itinurn over po ngayon? Yes, I'd like to thank first DOH for giving us that transport vehicle. Second, Pitmaster, nagbigay na naman po sila ng additional ambulances. Tatlo na po ang nabigay nila sa probinsya. I'd also like to thank OCD. Yan, OCD po, nagbigay po sa atin. At syempre po, yung foundation po ng misis ko, nagbigay din po sa atin yan. So sa ating mga kababayan, paalala ko lang po, alam nyo po itong COVID-19 pandemic, alam ko po, suyang-suyaan na po talaga tayo. It's really hard, mas mahirap po sa kalagayan namin itong COVID-19 pandemic kasi nga po, lalo na ang ating hospital, it's maraming pangangailangan. So hindi niya kaya talagang sabay-sabay yung dumadating. So that's what the reason why sinasabi ko nga po, habang maaga pa po yung sakit, kailangan na nating bigyan ng lunas. Huwag na po nating palalain yung sakit natin at the earliest point in time, may ubo ka, may sipon ka, magsabi na po kaagad tayo sa ating BHW, sa mga barangay health workers, nang sa gayon maagapan po natin. Sa mga kababayan ko po, always let's practice social distancing, always wearing the face mask. Yan, tapos maging maano lang tayo, maobserba sa mga paligid natin, kung sakali may napapansin tayong umuubo, lumayo na tayo ng konti. So yung usual natin na washing our hands, mag-alcohol, let us not forget. Hindi pa po nawawala itong COVID-19. Ang tingin ko po rito, baka 2 taon pa po na anditong kasama natin ito. So it has to be part of our life already. So yung mga practices natin, mga health practices, mga safety measures, dapat kailangan nakapaloob na sa atin na palaging ganyan mangyayari. So sa inyo lahat, kapit lang po tayo, sama-sama po natin lutasin itong problema natin sa COVID-19. Maraming salamat po, Speaker, and good luck po. Thank you so much po sa lahat ng mga tulong na ipinagkakaloob ninyo po at sa lahat ng intervention ibinibigay ninyo po para sa ating mga kababayan. Yes, thank you, Mayor. Thank you so much, Speaker. So sadya nga po, natuloy-tuloy po.